So isang magandang araw sa inyo mga kapits, no? Salamat at naligaw ulit kayo sa aking channel. Kamusta kayo? I hope na okay kayo sa pamilya nyo. Okay kayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Anyway, mga kapits, kakatapos lang na natin, na-upload na natin yung bago nating video na tungkol sa pagkakahuli sa akin, yung first time ko. First time kong nahuli na tikitan ng MTPP. Ang galing mo! Sa isang traffic violation. So, yun. Sana mapanood nyo rin siya ng mga kapits, no? And shoutout nga pala kay Mr. Stagley. Salamat at nag-subscribe ka sa channel ko. Kamusta sa iyong family? And then, yun nga, mga kapits, no? Kung may mga comments, suggestion kayo, sulat nyo lang sa comment section natin, okay? And then, sa mga hindi pa member dyan ng Team Kapits, mag-member na kayo, subscribe na kayo. I-click nyo lang bell button and then subscribe button. Yung bell button is pupindutin. Sorry ah, mali. Nagutal na naman ako mga kapits. BABA! Yun, i-click nyo lagi yun mga kapits para ma-notify kayo about sa mga bago natin videos. No? Yun lang mga kapits, salamat. So yun, ang topic natin ngayon mga kapits is about sa isang nangyari sa isang probinsya. No? Title nito is, Congressman, ba't mo ko sinuntok? So yun yung topic natin no, mga kapits. So yun, so wala, hindi ko na patatagalin mga kapits, so ipapasok na natin. Intro, pasok. Maraming salamat mga kapits at nag-stay kayo sa channel ko. Kapits, huwag nyo na rin yung kalimutan. I-follow nyo na rin ako sa Facebook at Instagram. Yun lang. Maraming salamat. And then yun mga kapits, diretso na tayo sa topic natin. So yung topic natin yung sa congressman, na isang congressman na napak. So ito is yung congressman, nangyari ito sa isang restaurant sa Albay, Nagaol, Albay. Naga City. So, sa Naga City to. And then, yun nga, isang baguhan na congressman, sinuntok yung isang waitress. So, pwedeng dyan, chinek po about sa kung anong reason, wala namang nilagay na reason kung bakit na sinuntok. So, ngayon, iniimbestigahan. Pero, yun nga, ito yung pinupunto natin, kaya i-check, gumawa tayo ng video dito. So itong congressman na to, si Congressman Alfred De Los Santos. Si Sir Congressman Alfred De Los Santos, siya yung representative ng party list ng ang probinsyano. So, yari ka kay Cardo. So, yun nga, si Congressman Alfred De Los Santos, nanuntok siya sa isang restaurant. Sabi dito, parang nangyari, based nga doon sa mga binasa ko, wala namang reason kung bakit sinapak. So, hindi ko alam ha, sana mabigyan ng ano to. So, sana maamaan natin yung site ni Sir Alfredo, magkaroon ng news. Pero yun nga, nagsorry na rin siya. Nagbigay na rin siya ng paumanin sa pamilya ng waiter. Pero yun nga, sinapak niya. So ewan ko lang sana sa mga ganitong pagkakataon, ano man nang nangyari kung na, so sabihin na natin aksidente, nabasa siya. So sabihin na ayun, aksidente, nabasa siya ng waiter. Wala akong nakikita ng ibang dahilan kung nabasa ba siya. Yun yung usually na pwede mangyari or nabuhusan ba siya. Pero wala namang, yun nga, naghahanap ako ng dahilan pero based sa nabasa ko is wala naman. Parang sinapak lang. So, hindi ko alam kung anong dahilan. So, pwede kong sabihin, baka lang na that time is mainit yung ulo or may iniisip. Yun. So sa akin lang no, kay congressman, sana since na congressman kayo, sana kayo yung nakakaintindi.
kasi, di ba, kayo yung nasa pwesto eh. So sana, kinausap nyo na lang. Kung may naging problema ka sa waiter, sana kinausap mo na lang. Hindi yung sinapak mo pa. So di ba yun naman yung tamang gawin. Bilang isang congressman, I know na bilang congressman, siguro naman, pinag-aralan ka naman. So, dapat di mo na sinapak. Sir, ano na tayo? 2019, ninaupo. Puso yung nananapak. So, yun lang. Inuusap nyo na lang sana. And then, kung may problema kayo, sana, huwag nyo dinadala kung saan. Huwag ka nang nadamay. No? So, yun. Yun nga, congressman, kung ano may dahilan mo, kung ano, meron ka mang problema, sana sinarili mo na lang. Hindi ka na nandamay. And then, huwag tayo nananapak. Ano. Ano naman sa pamilya, sisipin mo, sinapak mo, kung paano kung pagkasapak mo, congressman, na sobrang lakas mo na pagkakapak mo na nagkaroon ng na-injury yung waiter or may nangyari sa kanya. Congressman, meron din pamilya yan. Isipin natin yung pamilya niya. So, is waiter yan. Alam mo yung waiter, hindi naman sa ano, mas malaki pa yung sinisweldo niyan sa'yo. Actually, so, mas malaki yung sisweldo niyan. Mas malaki pa yung sisweldohin mo sa sweldo niya. So, paano pa kung anong congressman yung may nangyari sa kanya? So, pagkasabak mo, nangyayari siya, kung siya lang yung breadwinner, ano pa? So, yun lang, congressman, yun yung pinupunto ko. Sana, hindi mo na lang ginawa yun. Sana, ginawa mo, kasi, ang ginawa mo na lang is yung tama. Kinausap mo na lang, no? So, in fairness naman kay congressman, nag-sorry na siya, no? Meron na siyang statement na nag-sorry. Nagso-sorry siya sa hindi lang dun sa waiter and then dun sa pamilya na rin. And then sa mga manggagawa nga. Pero, syempre, hindi rin ganun. Hindi basta-basta, no? Lalo na to. Iba yung dating eh. O, congressman ka. Parang ang dating is parang minaliit mo isang waiter, no? So, yun. Pangit lang tingnan, no? And then, in fairness din sa party list ng Angko Binsano, ni Coco Martin, sorry, ni Coco Martin. Yaring ka, congressman ni Coco Martin. So, in fairness sa party list, sa nila, sa honey nila, is gumagawa naman daw sila ng ginagawa pa lang nila yung investigation na kung ano yung nangyari, no? Prinobookman or hindi daw nila ito tolerate kung pangyayari na to. So, tama naman mga kasama ni congressman, no? At least huwag natin i-tolerate to kasi mismo party list nila na masisira. So, yun lang. Sana hindi na maulit to. Lahat naman ng bagay pwede pag-usapan. So, yun lang. Salamat. Yun lang. Inilabas. Nag-react lang ako. So, itong kapits, itong content na rin pala na to, ginawa ko na rin para sa meron na ako ma-upload para sa inyo, mga kapits. Kasi, Friday ngayon, so Saturday and Sunday, family day tayo. So, sigurado, baka hindi ako makagawa kasi may kasama ako. So, mas sanay kasi ako gumawa ng content pag mag-vlog pag wala akong kasama sa bahay. So yun. Salamat at nanood kayo, mga kapits. So, sa mga hindi pa, ulitin ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, may pa-member na kayo sa Team Kapits. Subscribe lang kayo. Click nyo lang subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos natin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo, mga kapits. Outro. Kapits, sorry, nakalimutan ko ulit to. So, ito yung part na dapat meron tayong pulot session, no? Pulot session. So, ano ba yung pulot or baon session? So, yung gusto ko lang ipabaon sa inyo, mga kapits, is, yun, sana, isa mga ganitong
pangyayari sana mga kapits, lagi natin ano, gawin is gawin na lang yung tama. Huwag natin dadaanin yung dadaanin sa init ng ulo, no. So hangga't maaari mga kapits, pag-usapan na lang, no. Lahat naman ng bagay na kayang papag-usapan sa mabuting usapan or yung isa pa na portion na mabuti, no, sa mga mag-inginom din. So yun lang mga kapits, no. Yun lang yung gusto kong iparating dito, kaya ginawa ko itong video na ito. So, maraming salamat ulit mga kapits.